Pare, paki-ano muna ako. Ikutan muna natin lahat bago iuwi. Pare, kay ikutan muna namin yung kotse para sure. Alam mo, over. So, ang inalis natin last time, yung nandito sa harap, which is nandito. Yan, nandun sa likod. So, kailangan namin patayin yung ano, yung module. Pero nawala na tong sa ilalim, oh. Fog light. Anong hinugot mo? Eh, naka yan, park light. Ah, okay. Inalis lang po para hindi mahuli sa highway. Pero headlight okay pa naman. Alright, pasuyo nga ng headlight. Okay, meron. Anyway, okay kuya. Idadali na namin. Sige. Signal light meron. Okay. So for air suspension repair, kung gusto ipa-repair din yung headlight, mas maganda. Or libre ko na lang i-repair ng wiring. Dapat nasa loob ng kotse ito eh. Dapat pinapatakbo yung wiring sa loob. Tapos nasa dashboard. Oo. Pero pag-usapan namin. Saka na yun. Eh hindi lang ako madali lang naman eh. Kakabit ko lang yung wire ulit eh. Hindi ako makakatakbo ng ano, delikado. Sige. Uwi muna kami ng lipa kuya, para safe na. Ha? Ingat na lang. Sundan nyo na lang ako, guys. Okay. Oh. So, yon, no? We're now here inside Sir Mark's car, yung Dodge Challenger niya. So, uwi namin to. This is for change system kasi medyo nagkaka-problema siya sa system niya. So, uwi muna siya. Uwi na muna namin siya sa lipa. So, here we go. Yung nasa harap namin yung ever reliable na Fortuner namin. So ayun. Biyahin na kami muna, guys. And see you in the next. Peace. A few moments later. Dodge Challenger. So initial check up din to kasi i-check namin kung ano yung mga problems sa suspension, overall system. So far, sinet namin to sa pinakamataas na height para yung andar namin, maramdaman namin lahat. And also dahil hindi na responsive yung previous system nito. So definitely magiging matagtag to kasi yung airbag is mataas yung pressure. Pero we'll see din kung hindi siya babagsak. Kasi pag bumagsak to, ibig sabihin may leak yung airbags mismo. So kailangan namin check. So ito, yung pagkuha namin dito, hindi lang siya pick up and delivery. Yung pick up namin, especially pag may existing system na, is also initial check-up. Kasi kailangan namin malaman yung situation ng existing setup ko. So, syempre, initial nga na naging problema nito, yung system niya, hindi na ganun ka-responsive. So, change system to. Pero syempre, kasama yung check, kasama sa checking yung mga air springs ito, yung mga airbags. So, yun. So far naman, okay naman siya. Kasi medyo mabigat talaga yung kotse. Nung Dodge Challenger, mabigat yung kotse. So na compensate niya yung ano, yung sa airbag kasi syempre sa pagtaas ng pressure hindi na siya mapipiga. Kumbaga, tama ba 'yun, well friend? Tama po. Eh dahil mabigat yung kotse, kaya pa siyang i-support. So tingnan natin pagdating natin sa expressway. For now, nga we'll be mindful na lang sa height namin kung medyo bumababa. So far wala pa naman bumababa. Wala ka naman na posisyon, mandibela, preno. Sa preno medyo parang ano, need niya i-adjust kasi parang delay yung pagtigil. So parang mahina. So sisilipin din naman namin to kasi babaklasin namin. Yung kagaya ngayon, medyo nasa half na saka pa siya tumitigil. So I don't know if because I don't know if dahil lang siya sa weight. Pero definitely check namin to lahat bago. Syempre, ang gusto namin pagbalik sa client is okay lahat yung kotse. So, I think that's it for this bit muna. Tapos tingnan natin pagdating sa expressway. So, see you.
2 hours later. Okay, ano oras tayo nakarating sa shop? Oras tayo umalis kanina. Umalis tayo mga alas 4. 4:30 ngayon ay. It's already what? 6:18. So after around half, 1.5 hours of travel, nakabalik na kami sa shop. Ito na yung challenger ni Sir Mark na kailangan ayusin na galing sa ibang shop yung air suspension. So right off the bat is, pabukas ng trunk, pakita natin ulit. Hello, Sir Mark. Yeah. So pipicture lang natin na landed na yung kotse, kakarating lang para sa kliyente, para walang masabi. Safety ng kotse is very important. So ito yung air suspension na galing sa labas, kailangan ulitin lahat ng wiring kasi it's, you know. What's the word? Tapos. What's the word? It's not up to spec. Okay. Tapos, ano? Illegal sa 100. I-alok na natin sa kanya lahat ng pwedeng i-alok sa kotse. Hub centrics. Tapos tingnan mo yung spacer. Ano meron? Yung spacer? Kaya gumawa? Ikaw ang gumawa nito dati? Walang leak eh. Hindi bumaba yan. Anyway. So, secured na ang kotse. Secured na yung kotse, Hill. Oh. Ibababa, ta-timelapse natin. So, secured na yung kotse. We're going to transfer the car here in a bit. So, baba lang namin pamantero. Hi, Editor of the Year. Sayonara! Anyway, narinig nyo na yung mga inuusapan namin. Papasok na natin itong limpito. Tapos, ang sasabi mo? Ha? Okay siya, pero it's a little bit rough. Medyo madam, hindi siya naalagaan ni Sir Mark. Aminado naman siya kasi he was not confident on driving the car kasi nga dahil yung air suspension. So, nalulungkot siya na nangyari sa kotse niya ganyan. Favorite car niya yan. Ako, I would be really pissed nung hindi ko natadrive yung gusto kong kotse dahil ng madaming issues. So, it's a little bit rough. It has seen better days. And our job is to fix the air suspension. If he wants us to double check everything, that would be great. Pero I think he needs to think about the cost muna kasi medyo madami kami napansin na kailangan i-set. So anyway, with that being said, unahin natin yung ating air suspension repair or fix. Pakita natin sa video mamaya yung anong nangyari sa likod. I-blur na lang natin yung mga items na may mga pangalan dito sa shop. Okay. Sige. Atras eh. Although naka-air suspension na yan. Okay lang. Pag-walong ilaw ulit. Atras pa. Sige pa. Okay. Hindi masyadong malayo pa sa ano. Malapad lang talaga siya. Sige. Hindi, ano? Mabanti ulit. Diretso mo lang. Okay. Paano ako? Ilaw dito? Ilaw. So, before we end this part of the video, I want to show you what the hell is happening with this car and kung bakit kailangan itong ayusin. So, ito yung air suspension system niya. As you can see, it is not something that I want to see for a very expensive car na they made short work of the air suspension. So kita niya yung relay system niya, naka-expose lang ng ganun yung kanyang mga connections. Although sa tingin nila standard na yan, sa amin hindi. Tignan niyo naman yung mga wiring, naka-stapler lang na walang insulator dun sa lahat ng mga power lines niya, naka-stapler dun sa kahoy. So if there's a puncture, wala silang pake doon. So, yeah. Ano yung bolts na yun? Yun yung sa board niya dati. Na in-override natin. So, yan. That's the current situation. And, yun ang ating ayusin tomorrow. Kakalasin lahat yan. Tomorrow is the teardown. Ah, ito pala. Oh, ano? Kunin mo yun. Ano yan? Gas cap na hinahanap. Ah, I see. Yan ba? Tiyan mo na lang. Oo. Buksan mo nga yung gas cap. So, ayun, naisin na lang natin. I don't know. Ano to? No idea.
So anyway, bukas na lang ulit ang vlog ng Challenger. Ay, bula na nila yan. See you tomorrow. What's up guys? Dodge Challenger update. So, on the last time laps pinakita namin sa inyo na kinalas muna namin yung system. Kinalas muna namin yung pinaka suspensions, and then on the first part of this video, on this episode, pinakita namin na pinikat namin yung kotse. We did some checklist. We did some checking before we go. And unfortunately, this car has seen better days. So, there are multiple areas that I am concerned about. And I've talked to the owner, si Kuya Mark, that he needs to see what they did, yung mga gumawa nito before. So, the first issue ko is they had to do some cutting, pero they did not do a... Alam mo yun, may pinutol sila pero hindi nila nilinis. Kita mo yung mga beads ng weld. And hindi nila ni-rust-proofing. So, it's gonna rust forever until nakita namin. And then we saw some fabricated bushings. I don't know what happened. Sa likod naman, same goes for this side pala. Same, no rust proofing, hindi nilinis, just cut and then go. So yung air suspension shocks naman niya, sa unahan okay. Pero sa likod tayo nagkaroon ng problema. As you can see sa likod, ito yung airbag nila. As you can look closely, nade-deform yung airbag nila. See? But this one is actually pretty good pa. Pwede pang magamit. Pero I still have to consult my builder. Yung isang problema natin, isang airbag. So, this is the reason why it's very challenging to work on a car like this. Kasi, ang dami mong kailangang iwasan. And, nung pinull out namin yung airbag na isa, nakalapat na siya sa shocks. So, here's a picture. If I can pull it out. Yan. Ito na yung picture dun sa shocks. Lapat na yung airbag dun sa mismong shock absorber. So, that is going to cause some rubbing. Buti nga, hindi ginagamit ng may-ari yung kotse kasi sabi niya, takot daw siyang gamitin. Kasi nga, he does not feel confident about it. So, on this side, this is the worst side so far. Ito yun. Ito yung airbag na na-deform na. Kahit lagyan mo ng hangin yan, at kahit lagyan mo ng, kahit walang hangin yan, yan na yan. But the problem is, the airbag is fully deformed, and it's gonna cause some issues in the future. So he has to replace this bag, and he has to replace the plates on the rear side of the car. So far yun pala naman ang problema nakita namin. And then of course, obviously, he needs a new management system. So, yun. Probably going to do another checking or time lapse. Not sure yet when to end episode 1, pero so far that's the update. So, yun. See you guys in the next bit.